Balita sa lalawigan, patay ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard matapos barilin sa Lamitan, Basilan. Kasama noon ang biktima ang kanyang nobya nang dumating ang salarin sakay ng motorsiklo. Agad itong tumakas matapos barilin ang biktima. Isinugod sa ospital ang biktima pero namatay ring kalaunan dahil sa tama ng bala. Patuloy ang imbestigasyon sa krimen. Sa ilang pang tampok na balita, pinagbabaril po din naman ang isang estudyante sa lungsod ng Zamboanga at ayon sa investigasyon, inaantay lamang ng biktima ang kanyang kapatid ng pagbabarilin ng riding in tandem ng mga suspect. Tinamaan po ng bala sa kamay at likod ang biktima. Isinugod siya sa paggamutan kung saan patuloy po siyang nagpapagaling at ayon sa mga pulis. Ito ang 47 insidente ng pamamaril sa lungsod simula noong Enero. Ano ba gaire? Inaalam pa kung sino at ano ang motibo sa likod ng krimen. Patay naman ang 4 na magkakaanak matapos sumalpok sa truck ang kanilang sinasakyan sa Dumaguete, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, binabagtas ng sasakyan ng mga biktima ang kahabaan ng National Highway nang bigla itong mapunta sa kabilang lane at bumangga sa kasalubong na truck. Kabilang sa mga namatay ang driver ng sasakyan, 3 iba pa ang sugatan na isinugod sa ospital ng mga rescuer. Pinalaya na ng pulisya ang driver ng truck dahil walang nagsampa ng reklamo laban dito. Arestado po naman ang isang lalaki sa Chaong, Quezon matapos nga pong umanong paulit-ulit na gahasain at molestyahin ang kanyang sariling anak. At ayon sa biktima, nagsimula ang pang-aabuso ng kanyang ama noong pang Agosto ng 2021. Pero dahil daw sa takot ay nito lamang Pebrero, nakapagsumbong sa kanyang guro at sa isang social worker. Naharap ngayon ang kaso, ang suspect sa mga kasong panggagahasa. At ilang pang mga kasong kanyang kakaharapin, nakakulong ngayon sa custodial facility ng Chaong Police ang amang suspect. Pasintabi naman sa mga nag-aagahan, inireklamo ngayon ang isang bakery sa Iloilo City na nag-viral dahil sa peste. Sa video ng isang concerned citizen, makikita ang isang daga na nagtatakbo sa ibabaw ng mga tinapay na nasa loob nga ng istante. Matapos mag-viral ang video, nagsagawa raw ng sanitary inspection ng City Health Office sa nasabing bakery, lalo't nasa tapat lamang ito ng isang ospital. Ayon sa nag-video, binalikan niya kinabukasan ang naturang panaderya at sarado na nga ito. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.